Hello guys! Kung hindi mo pa alam kung paano mag-config ng Cisco Core Switch gamit ang Fortinet Firewall, ituturo ko sa iyo sa pinakamabilis na paraan. Pero bago lahat, inaanyayahan ko kayo na mag-like and subscribe sa mga video ko para magkaroon kayo ng update sa mga susunod ko pang mga video. Hi guys, yung last time na napag-usapan natin ay regarding naman yun sa Huawei Switch tapos yung Fortinet na Firewall. Ano, so this time, ang pag-usapan naman natin yung firewall and then gagawa naman tayo ng core switch gamit ang Cisco na 2960. So, to check lang, unahin muna natin sigurong firewall. Ayan, subukan natin buksan yung firewall natin. Actually, 1.1 and I think yung firewall natin. Bago tayo mag-proceed dun sa core switch. Ping natin 172.16.1.1. Ayan. And then, i-open din natin siya sa Tor browser. So, ibig sabihin na ito, buhay yung firewall. I mean, na-access natin yung firewall. Pwede natin siya ma-access through browser. Subukan lang natin uli. Ayan. So, walang SSH. So, ganito yung lalabas. Guys, ano to? Fortinet na firewall natin. Ginamit. Medyo old model lang, pero same concept dun sa mga latest natin na model. Na-setup na to kasi nagawa na natin to lang setup nung last time na config tayo ng Huawei. So, ang kasunod natin naman ngayon gagamitin natin yung Cisco na core switch. Medyo old model na rin. Pero, same concept lang din to kahit sa mga makabagong Cisco, ano ngayon, firewall. Ay, sorry, Cisco na core switch. To check, ito yung mga kailangan natin sa firewall. Sa network, under ng network, meron tayong interface. Sa mga interfaces natin, ito yung papasok ng LAN natin. Dito natin kinuha yung mga gateway natin. Yung 172.16.1.1. Para may pakita natin yung IP address natin. IP config. So, mapapansin mo naka... Ito tayo. Ito. Yung adapter natin. Diretsuhan tayo dun sa naka-static tayo. So, check din natin para medyo malinaw. ncpa.cpl para makita natin yung current IP address natin. Ayan. Ano, yung gateway natin 1.1. Meaning, hindi pa tayo gumamit ng core switch or anong klaseng devices para mag-create tayo ng network o mag-VLAN. So, there... Ang madalas tawag nila nito flat connection lang. From router or from firewall diretso doon sa PC to PC. So yung purpose natin, gagamitan natin siya ng core switch. Ito na yung Cisco core switch natin. Ito yung sa LAN, ito yung ginamit natin kanina. So ang unang requirement para makapaggawa tayo ng mga VLAN o inter-VLAN connectivity ay ang static routes natin. So, actually, andyan na rin naman. So, ito yung route summary natin o sakop niya lahat ng VLAN na i-create natin later on. Tapos naman yung IP addresses na kumuha rin tayo doon sa kaparehong scope mismo ng internal connection natin, interface natin dito. Kapareho yan sila. Ngayon, ang one naman natin, tumuhog naman tayo dun sa current internet connection natin. So, meron tayong ganun siyang IP address. Ang gamit ko ngayon, ano to ng internet? Converge ba ata to? O, parang ganun. Pero, nevertheless, wala naman tayong masyadong problema doon. As long as may nakapagbigay siya ng internet, yun ikakabit natin.
And yan lang yung initial na setup natin doon sa firewall. And then, ang kasunod na gagawin natin, check na natin yung core switch natin. Ano, true serial lang gagamitin natin para malaman natin kung anong COM ang available para sa kanya. Open natin yung device manager. Ando siya ng port. COM3. Currently connected ngayon yung ang cable natin ng console papunta dun sa Cisco, and then lalabas yan. Lalabas yung port na yan na available para sa kanya. I-access natin siya. Yan. So, yan na yung interface mismo. Hanggang ka lalagay tayo ng enable. So, kasunod naman natin ay ang check natin muna yung current configuration ng Cisco. Sarap pala ng yogurt. Inuman ako ng yogurt. To check lang kung ano yung laman ng ano natin, current configuration natin. Meron na siyang ito ang purpose na ito sa certificate, ano, kung magamit ka ng SSH. Tapos may initial ano na tayo ng VLAN, and yan yung 3 hanggang 34. Actually, ganopi ako lang yan doon sa mga existing VLAN natin. Pero yung mga IP addresses na gagamitin natin, sasabihin ko mamaya kung paano natin kukunin yun. Ayan, nakikita nyo, wala pang laman na hindi pa siya na-config talaga, as in. Parang na-reset ko kasi siya from scratch. So, balik muna tayo dito sa para siyang IP ano, calculator ng IP address. Dito, gagamit tayo ng block. Ito na ito guys. 172.16.0.0 slash 24 kasi nga class B. Ngayon, ito sa subnet allocation guys. Ang lalabas dito ay ilang bits ang gusto mo. Subnet bits. Pero mas malinaw kung ikaw ay maglalagay dito kung ilang subnet ang gusto mo. For example, 64 subnet. No? Madami na nga yun. And then, siya naman maglalagay dito sa baba. Kung ano yung mga subnets na yan na pwede mong ilagay. Eto siya. Ano? So, ngayon, ang malinaw ngayon ay slash 30 ka na ang mangyayari niyan. Dito naman nakalagay ang subnet mo ay yan, slash 30. Tapos, ito yung mga addresses na sakop doon sa route summary nito. So, hindi rin yan medyo, ano, problema, hindi magiging problema kasi meron tayong block dito na nilagay sa static route sa firewall na what 172.16.0.0, and then itong IP address na to malamang magiging sakop naman to dito sa part na 1.0. ay, magiging problema ata, wait lang, tingnan natin. .0.2. Oo nga, magiging problem. So, palitan na lang siguro natin yan. Start and the subnet is 06030 from 1 to 0.2. For example, taasan natin dito yung 256. So, yung magiging po ano natin ngayon target ay kasama dapat dalawang subnet lang pala, no? Kung 102.512. Okay, from block natin na 172.16, for example, kailangan lang natin ng
128 subnet. Ang magiging kinalabasan nito ay slash 31. Ang dami. Pero wala na halos magamit na host. So ang pinaka-ideal siguro ay, for example, 64 subnet lang. Slash 31, ang broadcast ay 0, 3. Wala na rin halos magamit. Yes, slash 255. Subukan natin sa 8 subnets lang. So, meron kang 30. Ayan. So, tingin ko po pwede yan. So, ito yung mga IP addresses na pwede natin magamit. So, unang gagawin natin, uulitin natin yung firewall natin. So, ito na yung magiging subnet ng firewall. IP, ito yung ang start natin ng address. Andito magtatapos naman yung ano natin, yung range ng subnet natin. And ito yung network niya, ano? Ito naman yung broadcast niya. So, unang-unang gagawin natin, papalitan muna natin yung interface ng firewall. Dito natin ito papalitan, guys. Ayan. So, based sa pinakita sa atin, start siya ng 1. Magtatapos naman siya ng 30. So, kunin ko na yung 1. 0.1. Yung interface. Tapos, ang kasunod na gagawin natin, yung subnet niya na slash 27. So, kung slash 27, 24, so, meron tayong dalawang 24. So, 27 ay mag-start yan ng 128, 192, and then 224. So, ang 27 ay 224. Yeah. So, tingin ko yan yung sobra, kasi tatlo yung sobra sa 24 eh. 128, 192, and 224. Si-save natin ng guys, tapos magre-restart. Ulitin na lang natin mamaya yung IP address natin para ma-ping natin siya. So habang nag-restart, dito naman sa network natin ng PC, NCPA, CPL. Ulitin din natin para ma-ping natin siya later on. 0. And 0.1. Ang purpose lang kasi natin, ma-check natin later on kung working yung firewall natin habang ginagawa natin yung core switch natin. So, yun lang yung purpose. Flat lang muna tayo, diretso lang muna tayo, connected sa firewall. .0.1. Ayan, connected na tayo dyan sa firewall natin. And nakuha din natin yung purpose natin doon na ma-connect natin itong PC natin doon sa firewall. Para every time na gumagawa tayo sa core switch, hindi tayo mahirap ang mag-troubleshoot. Check natin to. Okay, so may internet na rin naman tayo, working naman siguro yan. Ang pangalawa na gagawin natin, change natin yung static route natin kasi may changes tayo ginawa kanina. Magiging 0 na to. Ayan, para makuha mamit natin tong requirement. So dito nag-fall yung firewall natin, ano. Itong VLAN na yan. So balik na tayo guys dito sa core switch. SH run. So, ang pinaka unang gagawin natin sa inter VLAN natin ay total meron namang VLAN. Gamitin na natin yung VLAN 6 para sa interface natin papunta dun sa may firewall.
So, unang-unang gagawin natin ay conf t space t interface vlan 6. And then IP address. Dito na natin nilalagay yung IP address nung na-select natin o mga choose na choose na natin ang mga IP addresses 0.1. So, wait lang. Ano ba yung nilalagay dito? Actually, ang nilalagay dito ay yung magiging ang tawag natin doon na gateway. So, sa na-select natin dito, magpipili tayo ng gateway. Madalas ginagamit natin dito yung last, yung 30. Kaya 30 yung last. Yun ang pinaka-last na pwedeng gamitin. Kasi yung 31 broadcast, hindi natin pwedeng gamitin yan. So, ito yan. .30. And then, 255.255.255. Oops, sorry. 224.0. Slash 27 yan. So, nakuha na natin. Back one space. Very important yan. And then, pagkatapos niyan, ang kasunod na tanong, anong port yung nagko-connect papunta naman doon sa firewall natin? So, meron tayong port 23 para sa core switch natin ng Cisco. Ang gagawin natin ay interface GI023. And then, switch port. Dito na yung i-config natin siya ng access, ano, switch port mode access, and then switch port access VLAN 6. VLAN 6 kasi yan ang ginawa nating interface na para mag-connect yung ano natin, firewall at saka yung core switch. So ngayon okay na, so I would expect na pwede ko na rin tong mapping. Tingnan natin, ha. Ping 172.16.0.2. Tingnan natin. Ah, sorry, mali. Kailangan pa natin mag-end. And ping 172.16.0.2. Mukhang hindi pa. Then, baka may kulang pa tayo. I-check natin dito yung connectivity niya. Itong, yung kasunod natin gagawin, sh run. Para sa VLAN, and then meron itong VLAN 6 natin. Ay, you know, so, subukan natin i-ping ang 172.16.0.1. Napiping natin, pero ang problema, hindi pa natin napiping yung dapat makita natin yung static route dito. Wait lang, ha. Oh, IP route. So, kailangan natin ng route. And then kasunod ay IP route. So, wala nang nilalagay na static siguro. Ang kasunod ay 172.16.0. Ang nilalagay natin dito ay, ay sorry, 0.0.0.0, tapos ang mask naman niya 0 lang din. 172.16.0.1. So, IP address na ng firewall. Ay, sorry. Sumabo na tayo. Then, kasunod naman ito, i-activate naman natin ng IP routing.
And then, mag-exit tayo. Tapos, ping natin yung .0 yung firewall. Meron na. And then, i-ping natin yung interface natin na static route. .16.0.2. So, interface na lang ng route natin yung hindi pumapasok. Ping tayo palabas. Subukan natin 172. Para ma-double check natin yung bakit hindi natin siya ma-ping. Sa static route niya ay wait lang, tingnan natin. Okay naman internal natin 102. And then sa interface niya naman ay 0.1.2.2.4. So, okay naman. So, yung pinaka main concern lang dito kung bakit siya hindi siya ma-ping ay ang VLAN niya ay correct. Nakapasok din sa VLAN 6. Okay, yung 23. So, connected dapat na yan. /19 yung VLAN. And VLAN 32. So, VLAN pwede subnets 172. Okay. So, try natin i-ping. 172. Connected na tayo sa internet. Connected na tayo palabas. Pero, ang kasunod natin na gagawin ay kukuha tayo ng isang interface. Interface GI01. And then ipapasok natin siya sa mode access muna, no? Ipasok natin siya sa VLAN 6 and switch port. VLAN 6. Oh, switch port. Switch port VLAN 6. Well. Wait, it's not. Okay. So, subukan natin ilipat ngayon yung sa PC. And ilalagay natin sa 1. Tingnan natin kung ano mangyayari kung may internet. Pag may internet na siya, so meaning nagawa natin na maayos yung inter-VLAN natin. Gamit yung Cisco so, ano natin. So, dito guys, may uulitin lang tayo ng konti. Dahil VLAN 6 yung gamit natin, ang magiging gateway natin ay dun sa VLAN interface natin na 30. So, almost okay na yan. Ayan, okay. Tingnan natin kung may internet. So, sa tingin ko, nagawa natin ng maayos. Medyo natagalan lang, ano. Nagkaroon lang ng konting problema. But, kung titingnan nyo yung buong process na yun. Eh, sorry. Tennis. Tingnan natin kung may lalabas na tennis. So, CISO. To wrap up kung mga nagawa natin. Una, sinet natin itong interface. Ano yung interface dito natin na based dito sa mga subnet. Ito yung subnet na kailangan natin. Dito natin siya. Ito yung gagamitin natin para dun sa interface ng firewall and then sa another IP address ulit para naman dun sa static route. Kaya dito tayo kumuha. /27. 1 and 2. 1 para sa interface.
So, napaka-importante nun kasi pag hindi natin alam kung saan natin, ano yung mga uulitin natin doon, medyo hindi nata natin makukuha. So, ito naman, given naman to sa internet. Kung meron kayong internet, kahit anong, basta may cable kayo directly doon sa router, ito ang ilalagay nyo papunta doon sa firewall. Tapos, ang selection natin ng interface, ayan, kumuha tayo ng isang IP address sa isang bloke na to. Ito, guys. Tapos, kumuha din na ulit tayo ng isang IP address ulit para sa static route. So, itong IP address naman, kumuha rin tayo isa sa mga IP address naman sa bloke na to. So, 01 and 02 para doon sa firewall. And then, ang kasunod naman na ginawa natin dito, para ipakita ko lang sa inyo ng medyo malinaw. And, ang ginawa naman natin dito ay nag-create lang tayo dito ng VLAN, VLAN 6, and then naglagay tayo ng interface sa VLAN 6. Ito. So, dun din natin kinuha ito. Dito rin natin kinuha yan sa bloke na to. Nag-choose lang tayo sa pinaka-last na usable IP address. Ang iba naman gumagamit ng 1. Ano? Dito sila kumukuha ng start. Pero, the best siguro kung dito ka na kumuha sa last, sa dulo na, kasi every time na nag-dynamic tayo, nag-start siya from 1 para hindi siya magulo na yung una ay gamit na yan para sa ano, sa firewall. So, para sa akin, yung gateway dapat nandun sa dulo para medyo maganda yung distribution ng IP address. Tapos yung kasunod, guys, nagawa na natin ito yung 30. Ito na yung magiging gateway mo doon sa laptop, sa mga desktop nyo, sa lahat ng mga workstation natin. Kasi under ka ng VLAN 6. Pagkatapos natin gumawa na ito, nag-assign tayo ng port 23. Yun naman yung cable niyan, directly connected na naman doon sa firewall. Mamimili ka lang doon kung anong port. So, yung assignment naman ng port, kung anin doon yung mga ina-activate mo, na pwede mong pagsasaksakan, ano? Eto. So, yung 1. Yun yung mga available natin. So, open yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, any port from 1 to 7, pwede mo siyang i-connect. Papunta naman doon sa na-assign natin na port 23 sa core switch naman natin ng Cisco. Pagkatapos naman noon, nag-assign tayo ng static route. So, IP route lang ang nakalagay dyan. Doon naman sa ang tawag natin doon yung Huawei natin na nakalagay dyan, IP route static. So, sa Cisco naman, IP route lang ang nakalagay. So, any IP address at saka ang sinasabi dyan at saka yung mask, ipapasa niya doon sa firewall na 1 o sa gateway na 1.0.1. Yun ibig sabihin nun. And then the last thing, yung IP routing, yung inactivate natin ang Cisco, may IP routing. Ngayon kung hindi ka nag-aral dito, hindi mo maintindihan, hindi mo ito ma-activate pag hindi mo inactivate yung IP routing. Unless yung Huawei natin, activated na, hindi mo na siya kailangan i-activate. So, titingin ka doon sa IP routing table para masundan mo kung ano yung mga connected na. So, yun lang, guys. Ang next time o may mga tanong kayo, just wag mag-comment lang kayo para magawan din natin ng video, another video.